Okay guys, let's sa first day ulit sa ating second C. So ngayon ang gagawin natin guys kasi ako hindi ko na-i-vlog yung Buddha Raid. Ito ngayon ang gagawin natin, tuturo ko sa inyo kung paano ko kung paano namin ginawa yung Buddha Raid, kung paano namin kumbaga yung lumaki. Kasi itong Buddha, kinain ko yan. Tapos, ang nangyari, nung nag-transform ako, alam na to ng mga malalakas yung mga nauna na. Siyempre, itong sinasabi ko po is para sa mga katulad kong beginners na nagsisimula. Lalo pa Tagalog. Yung iba, kailangan ito. Bola lang yan! Ang Buddha kasi, kapag kinain mo yan nung una, wala po sa yung parang may mga ganyan letters. Walang yung mga ganitong Japanese characters na ano, letra. Ano lang siya, may bilog ka lang, tapos, ano ka, nakailaw ka. Totoo? Tapos pagbubuda raid kayo, yun, isaset mo muna yung home point mo doon para kung sakali may problema, namatay ka, umpisaan nyo na lang ulit. So, ito, yung combination, ito, red, blue, green, blue. Ito, toto siya, yan. Yung nasa likod ko, guys, ito, red, blue, green, blue. Baliktad lang yan, pero yun lang yung isa-set nyo dyan sa ating paano mag-rate. Baka hindi kayo marunong yan. Ito. Set up natin. Kailangan hindi kayo nakaklik ng mga ano nyo, yung number 1, 2, or kaya 3 para ma-set up nyo yan. Red, blue, green, blue. Tapos may bubukas na dyan na lagusan sa kagilid. Ito po. Ayan. So, para sa mga beginners lang po ito, ah, kagaya ko. Kasi ito, tinuro lang din sa akin ng kasama ko. Itong kasama ko mag-raid. Para malaman ko rin yung mga diskarte. Kasi ang diskarte rito, sila lang bahala. Kasi masakit din yung bawas eh. Ang mangyayari pa pala rito, kunyari, namatay ka dyan, uulit ka ulit. Sayang naman, di ba? Bakit ganun? Ito, dito, sinisetup niya na yung... Kung ano yung prutas, yung i-raid ba? Kung ano yung prutas yung palalakasin. Ito, pupunta na tayo sa unang isla. Tatransform na tayo. Pag nakabuda ka, ang unang Buddha pa lang, yung hindi pa siya awake. Ang mangyayari, hindi ka pa pwede dyan sa tumapak sa dagat. Kasi mamamatay ka. So, kailangan may ganyan na siya, Japanese letters. Tapos dito, sa first island natin, masasakit, di ba? Nakikita nyo naman, ang sakit ng damage. Habang pataas ng pataas yung stage dito, next island. Pataas ng pataas yung stage, palakas ng palakas yung mga yan. Hindi totoo yan. Sakit na pasakit. Medyo antabay lang kayo ha, sa buhay nyo, tingnan-tingnan nyo. Siyempre, pag nabawasan kayo, pahabol lang muna kayo. Ipaubayan nyo na dun sa mas malakas yung gawain. Kasi syempre tayo ginagabayan niya lang tayo eh. Papaubayan niyo lang doon sa kanya yung mga pagre-raid. Pwede naman kayo pa isa-isa. Ito sa next island ulit. Tantabayan niyo lang yung buhay niyo kasi masakit bumawas yung mga yan eh. Yung mga bantay na yan. Malalakas yan. Paubayan nyo na lang dun sa kanya yung ano, pagre-raid. Tapos ang kinagandahan nito kasi, pwede ka daw dito mag-raid palagi. Tapos, ayan, bukod sa may makukuha kang reward na fragments, yun, maa-awake din yung fruits mo. Ako, nakakangkon dyan. Magaling ako dyan. Kung ano yung frutas mo. Kasi siyempre tayo, kailangan natin mas magpa-level agad. Kaya, ayan, yung prutas na kinuha natin, Buddha. Dito, ayan, tulungan lang natin pa isa-isa yung ating kasama. Ngayon, antabay lang tayo sa buhay natin kung sakaling ano, medyo masakit, pahabol lang. Pahabol lang tayo. Dito, hindi ko pa pala nagagamit yung observation hockey, no? Hindi ko napipindot. Meron na tayo niyan observation hockey tsaka plastic kasi kinuha ko na yan bago tayo tumapak dito sa New World.
kinuha ko na yung mga kailangan ano natin eh, kailangang ability para hindi din tayo mapugo-pugo dito sa second C. Kasi pagka syempre wala tayong mga ganung ability, pupuguin lang talaga tayo. Kung ayaw nyo maniwala, di bahala kayo. Pero syempre, matututunan naman yan. Ito, dito na tayo sa Final Island, sa may merong boss. Dito, antabay lang kayo, lalo na sa buhay nyo. Kasi sayang naman, nasa Final Island ka na, tapos mamamatay ka. Sayang, hindi mo makukuha yung reward. Uulit ka ulit. Diba? Sayang din yung pagod ng kasama nyo. Yalan, lalo na, ganyan, sakit, diba? Pagka ganyan, ginagawa ako, technique ko, nagpapahabol muna ako, lalayo muna ako. Magpapa-cooldown lang ako ng buhay. Inaantabayanan ko pa rin yung buhay ko. Kumbaga. Kumbaga, hit and back. Tapos yan, magganyan. Pagka nasaktan na ako, medyo layo lang. Medyo, kumbaga, regen, pa-regen lang tayo. Discarte ko na yan, solo ko. Kasi masakit eh. Alam mo, pag ganyan-ganyan lang, pero masakit. Kumbaga, nilayo ko lang yung mga bantay na maliliit dun sa boss. Yung kasama ko na max level, siya na kumakalaban sa boss ako dito na sa maliliit. Pero syempre, ano pa rin tayo, ingat pa rin tayo kasi sayang yung reward dyan eh, na makukuha. Ito, medyo malapit na tayo matapos dito. Hindi lang nga natin nakikita yung buhay ng boss kasi ang ano yung mangyayari dyan, basta na lang daw yan mamamatay. Siguro kung tayo yung lumalaban dun sa boss, tas ganun ginawa, patay na. Ayan, ito, wala na yung boss. So, panalo na tayo nice. Dito. Hindi makakaiga na tayo ng maluwag. Hindi maaaksaya yung pinagpagura natin. Ayan, may plus 1,000. Kasi yung nangyari sa akin, nung ano rin, plus 500 lang na rin. Pag pinapatuloy sa pera, ang mangyayari, yung fragments, plus 1,000 na yung ano, binigay sa akin. Katulad nito, kulang pa ako ng 500. Do you wish to awaken your F ability, di ba? O yan, 1-5 lang ang ano, fragments natin. Kaya, next raid ulit tayo. Kaso nga lang, syempre sa isang araw ako, minsan dalawang araw lang yung nilalaan ko kasi may trabaho nga tayo. Hindi natin mapagsasabay-sabay. Ito, ano tayo, pagka may time lang. Syempre, unahin muna natin yung ano natin, pangkabuhayan natin bago tayo maglaro. Depende kung magsasubscribe kayo lahat sa akin. Tapos, syempre, papayamanin nyo ako. Hindi na ako magtatrabaho, magbablog na lang ako. Alam mo, may suggestion ako eh. Mag-stream na lang ako. Yun, sa mga support sa akin channel, maraming salamat nga pala. Hindi dahil sa inyo, syempre, hindi ako ma-inspired lalo mag-vlog. Maraming salamat.